Bible says in Ephesians chapter 1 verses 4 to 6, according as he had chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love, having predestined us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will, to the praise of the glory of his grace, wherein he hath made us accepted in the beloved. Thank you for that wonderful love, perfect love from our God. Tayo po ay na-restore. We are now reconciled with him through the Lord Jesus Christ, and we can enjoy him eternally one day when we go to heaven to be with the Lord. And salamat po sa ginawa ng ating Panginoong Jesus sa ating buhay. And by the way, after po na ating book of Proverbs, ay mag-start na ulit tayo ng ating yearly series din about the cross. Meron din po tayong series about the resurrection, and also sabay doon sa celebrate din ng buong mundo doon po sa Holy Week, okay, na tinatawag. At yan ay commemoration, of course, of what the Lord Jesus Christ hath done on the cross. Okay. So, sa atin pong pagpapatuloy, ngayong araw po na ito, welcome once again dito po sa atin pong Friday worship service. At nawa po'y maayos ang inyong mga connection po right now sa through our Facebook page. At yung atin po ding website, tunesbaptist.org, and of course sa YouTube, meron po din tayo. At yung pong website po natin, patuloy po yan na i-upload ang atin pong mga recorded sermon. So, nawa po yung napagpapala po kayo. Kung meron kayo ng mga namimiss na sa mga Friday preaching sermon, pwede nyo pong balikan at inyo pong mapanood. Ibahagi nyo rin po sa inyong mga mahal sa buhay at mga kaibigan, at balutin sa panalangin na ang Panginoon through the ministry of the Holy Spirit ay mag-work sa mga puso ng nakakapanood at nakakarinig. Amen. Isa lamang po ang may kakayanan na bumago ng buhay at ang kondisyon ng puso ng isang tao, at yun po ay ang salita ng Diyos. Okay? Na buhay, ang sabi po ng Book of Hebrews, it is quick and powerful. Okay? Mas matalas po sa anumang two-edged sword, piercing unto the dividing asunder of our soul and spirit, and of our bones and marrows, and the discerner of the thoughts and the intents of the heart. Okay? So tumutusok po siya every time na ang salita ng Diyos ay napipreach, okay? Naririnig. Dalawa lamang ang respond, dahil po dun sa conviction, the heaviness of conviction will lead to the repentance of a lost, of a sinful soul. But it also, because of the pride, yun din pong conviction ay nagtutulak din para lalong i-reject. But still, the Word of God ay nag-a-act. Okay? Kumikilos. Okay? Although magkaiba ang nagiging response ng tao. And that's why, ang isa pong simbahan ng Panginoong Jesus ay sa anuman ang kondisyon, ay sa grasya at biyaya ng Panginoon, ay nagpapatuloy na ibahagi, i-preach po ang salita ng Diyos. Okay? Hindi po yan sayang, ang sabi po ng salita ng Diyos, every time na yan po ay i-declare, i-preach saan mang lupalop, saan mang dako, isa man ang nakikinig, yan po hindi babalik na void. Ang illustration po ng Panginoon, parang tubig na ibinuhos mo dun sa lupa. Pag yan po ibinuhos mo dun sa lupa, lalo na kung parang disyertong buhangin, hindi mo na yan makukuha muli. Okay? Hindi na yan babalik, kundi maiiwan na doon. Ganon din po sa mga puso ng tao. At patuloy po yan na mangungusap, parang two-edged sword, na kung saan ay nagkakaroon ng conviction ang isang tao. Okay? So, kaya po tayo confident. Ang isa pong simbahan ay, at ang isang preacher ng Panginoon, ay confident every time that the Bible, the Word of God, is opened, preached, naririnig ng mga tagapakinig, ano po, that's already a victory. Iyon po ay tagumpay na. Okay, so kaya po sa mga kasama ko rin pong mga mangangaral at mga mananampalataya, okay, huwag po tayong manghinawa sa Tagalog, ano po, huwag bumagsak ang ating espiritu. Yes, the pandemic ay masyadong naging heavy ang toil doon po sa mga mananampalataya, okay, but we will pray for one another. Tayo po'y ma-revive muli, ma-restore ang ating joy, ang kapayapaan, kalagalakan sa ating mga puso, okay? At tayo po lahat ay babalik sa pagsasamba sa Panginoon. Ipagpe-pray natin ang mga preachers, ang mga pastor all over the world na in spite, yun nga, ng impact na ito ng pandemic sa psychological and emotional distress sa mga mananampalataya, ipag-pray natin na manatiling tapat ang mga tagapangaral na every week, middle of the week,
ay magkakaroon ng mga gawain na kung saan ay palagi pong ipapahayag ang salita ng Diyos. Pray for the men of the church na kung saan ay nagkakaroon na rin ng mga conviction upang sila ay maging kabahagi sa pangangaral, sa pagtuturo through Bible studies, through devotion, prayer meeting, and also doon sa mga time na sila din ay nagpe-preach doon sa mga pulpit all over the world. Ano po? It's the time. Ang message po sa akin personally and to the many Christians is to pray not only for your brethren inside your church, but to pray for one another. Yung pong pamilya ng Panginoon, lahat ng mga simbahan, atin pong idadudulog sa panalangin. Okay? Kung makakaya po nating identify sila by names, ay atin pong binabanggit. Dito po sa Dunes Baptist Church, ay meron pong mga missionaries at mga kapwa manggagawa doon sa Pilipinas na partner po ng simbahan po na ito. We take comfort and joy that whilst we are praying for them, we know that they are also praying for us. At yun po ay mahalaga sa buhay ng mga simbahan. Okay? Whatever happens, anuman po ang sitwasyon, victorious na po ang ating Panginoon. And so, ang ating pong gagawin is pagtiwalaan at yung promise ng Panginoon, okay, na tayo po ay makapagpatuloy. Let's just all be diligent, okay, in serving Him. Yun lamang po ang ating pwedeng gawin right now. The result is still through the work of the Holy Spirit. Tayo po lamang ay maging faithful sa pagsamba sa Kanya. Ang mga tagapangaral, ang mga preacher, ang mga pastor ay magpipreach at ang mga mananampalataya ay patuloy na magtitiwala sa Panginoon at sasambahin siya anuman ang sitwasyon sa buhay. Amen. So salamat po. At sabi ko nga po kanina, we are to pause for one Friday. Doon po sa ating Book of Proverbs series. At dahil sa February 14, yun nga po, most of the Western country ay pinagdiriwang itong tinatawag nila na Valentine's Day, in which I call Hearts Day, okay? Ay nagkakaroon po ng mga mensahe na patungkol sa topic na ito because it's about love. It's about relationship, okay? And kailangan natin siyang tignan at unawain in the context of what God revealed to us upang hindi po tayo magkaroon ng maling pagkakaunawa that will result into wrong relationships as well. Okay? Lalo pa doon sa tinatawag nating sexual relationship. Okay? I know that some of you may hear this word as an awkward word. Lalo pa pag-uusapan. Ano po pag-uusapan sa simbahan? But magugulat pa po kayo mamaya, it is a beautiful thing because it is God who created such. Okay? And that I hope and pray na mabless po kayo. Let's open our hearts and our minds. Let's just have the Holy Spirit. Okay? I-set aside po natin ating mga bias. Pabayaan natin ang banal na Espiritu ang mangusap po sa atin. So if you have your Bibles with you, please open that in the book of Genesis chapter 1 verses 27 to 28. It's in the left side of your screen. Andito po ang inyo pong titignan, okay? Genesis 1, 27 to 28. Ang mga kapatid po dito sa hall ay samahan niyo po ako sa pagbasa. Starting from verse 27, ready, read. So God created man in His own image. In the image of God created He him. Male and female created He them. And God blessed them. And God said unto them, be fruitful, multiply and replenish the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and over every living thing that moveth upon the earth. Let us go to the Lord in prayer. Most gracious Heavenly Father, oh such a wonderful day, such a blessing, oh God, to be with fellow brethren. Salamat po Panginoon, in spite of the impact of this pandemic in the psychological and emotional realm of every believers. Kami po, Panginoon, nagpupurit, nagpapasalamat. Ikaw po at ang iyong grasya ang nagsusustain po sa amin. Kung sa aming sariling kalakasan, Panginoon, sa aming resolve, hindi po namin kakayanin, Panginoon. But because of your grace, your mercy, ang iyong pag-ibig, ang iyo po, Panginoong mga kamay na nag-aating yung mga pangako na kami po, Panginoon, na hindi na mawawalay sa iyong pag-ibig. Nor height, nor depth, nor any angels, nor principalities, nor things present, nor things to come can separate us from the love of God through the Lord Jesus Christ. And we thank you for that, O Lord. I pray not only for my brethren here in Dunes Baptist Church, but to all Christians all over the world. Panginoon, ibalik mo po ang kagalakan sa aming mga puso
at makabalik-malik kami, Panginoon, sa paglilingkod po sa iyo ng may pag-ibig. Na kami po ay mananambahan sa iyo, not because we are forced to, na kami po ay pinipilit, Panginoon, ng circumstances, but because we love you. At na laging naaalala namin ang iyong ginawa po sa aming mga buhay, ang iyong katapatan sa aming mga buhay all those years. And even looking doon po sa future, yung aming hope that one day we will be with you in all eternity. At hindi po hadlang ang aming pong present situation right now. We thank you, O God, for the privilege that your word again will be preached in this place. Nawa po ay maayos ang mga communication, Panginoon, at mapanood po ng aming mga nagpapakinig, and even be a blessing to our brethren, and to be a challenge and conviction to a lost soul that will turn to repentance. God, O Lord, save them. Kayo po'y magligtas ng kaluluwa at muli ay humamon at magturo sa mga mananampalataya. Patawad, Panginoon, sa aming pong mga kasalanan. Marami pong mga bagay kaming nagawa that displeases you, O Lord. And for that, we ask for your forgiveness. But we thank you. Na ikaw po'y nangako na kami tapat na hingi ng tawad, na andun ka upang kami patawarin. Faithful and just to cleanse us of all our unrighteousness. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga pangako. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan. Salamat po, Panginoon, sa aming blessed hope. And thank you once again that we have the privilege to serve you in sa mga lugar na kami po yung tinawag at dinala. Salamat po, Panginoon, ikaw ang mapapurihan sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. His people will say, Amen. Please be seated. Amen. So, controversial yung ating topic. Title pa lang. Ano po? God's design, okay, for love, sex, and relationship. Okay. Okay sana kung love and relationship, pero meron tayong nandun sa gitna. Doon ko pa inilagay yung sa gitna. And sabi ko nga kanina, many will respond kapag narinig yung word na yon man ng awkwardness. Okay? Na parang hindi dapat pag-usapan, na kapag kaya na pinag-usapan ay meron agad malice in between. Okay? But God created us to be loving, to be relational, and to have that sexual relationship with opposite men, man and woman. Husband and wife. Okay, yun ang gagamitin natin palagi upang ma-eliminate natin yung thought that it is available to everyone. Okay? Doon pumasok ang corruption. Doon sa pag-entertain ng mundo o paggamit ng mundo dito sa kinirate na to ng Panginoon outside doon sa design ng Panginoon. And so, when we follow God, when we are in line with His design, kumbaga parang plano sa isang bahay, nagkaroon ng drawing yung architect, okay? And then, dinesign noong structural engineer, nandun yung mga electrical, mechanical design as well, nabuo yung plano. At yung plano na yan, inaprubahan ng magpapagawa. Tapos gagawin naman ng contractor. Malaking problema kapag kayong napag-aprubahan, napag-agrihan na plano na yon ay hindi ginawa noong contractor. Irereklamo yun ng kliyente to the point na hindi niya i-accept. Because outside doon sa design ang ibinild noong contractor. So simple analogy, simple illustration. Ganun din sa buhay ng mga mananampalataya. Hindi lamang dito sa topic natin ngayon. When we follow God's design and purpose, especially for these things, our topic today, there is that satisfaction, fulfillment, and even pleasure within God's boundary. That's the word. Within God's boundary that He wants us to experience. In the first place, in Jeremiah chapter 29, verse 11, the Bible says, "For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end." Expected end. Not of evil, thoughts of peace, to give you an expected end. Lagi natin binabanggit sa pulpit that God is good, forever be good, always be good. That's an absolute statement. It will never be
changed. He will always be good. He will always be loving. Hindi nababago yon abruptly doon sa ating pag-change ng mood o sa pag-change ng interpretation ng mga nangyayari sa ating buhay. Okay? Ang wise response ng isang mananampalataya is to trust God that He is good and always be good. At sa lahat ng mga pinag-uusapan natin patungkol sa salita ng Diyos, ang ating immediate response ay kabutihan ng Diyos. Yung nagmo-motivate sa lahat ng kanyang kabutihan ng Diyos, pag-ibig niya, His goodness, His faithfulness, ang lahat ng motivation behind all the instructions or the commandments that He has dito sa salita ng Diyos. Yun yung pinaka wisest thing to do ng isang mananampalataya. Walang wisdom kapag patuloy nating kinokontra in our fleshly response o own understanding. Kaya nga sabi dun sa Proverbs, lean not unto thine own understanding, dahil ililigaw ka ng sarili mong pangunawa. And so God is good. He loves us and He has good thoughts and plans for us. And the Bible, mga kapatid, mga tagapakinig po natin, the Bible is God's blueprint. Kumbaga doon sa drawing, meron yung nung araw is yung para makapag-print ng copy, yung original na drawing is natawag na blueprint. At dinidistribute yon sa contractor at sa kanyang mga subcontractor. At ang original ay nanatili doon sa may-ari upang hindi matamper at hindi mabago basta-basta. The Bible is the blueprint, God's design for our lives, at ito'y nasulat sa pamamagitan ng kanyang infinite wisdom. That's why we declare here in the pulpit that the Bible is the infallible Word of God. It has no error. It is perfect. Design is defined as to plan and fashion artistically or skillfully or to intend for a definite purpose. Yun nga, illustration ko kanina, may isang bahay kang gustong magawa, nasa isip mo yan, para yan maisakatuparan, iguguhit. Gagawa ng plano. May architect tayo dito, si Brother Nolly. Alam yun. Okay? Nung araw, talagang mano-mano pa. Pencil and then bura. Ngayon is nasa computer na lamang. So yung nasa idea mo, yung isasakatuparan yan through the pencil and the paper. Para mo makita yung to intend for a definite purpose. Ano man, design ng mga machine, whatever, palagi siyang merong drawing para yung maisakatuparan o para ma-fulfill yung nasa sa isip mo, yung idea mo. Hindi lamang yung engineering, even yung mga fashion designer, kaya sabi dito, design is defined to plan and fashion artistically. Okay? So with that in mind, ang ating pong titignan ngayon ay how about yung ating binanggit kanina, love, relationship, at yung sex the way God thinks. Kung yun ay galing sa Kanya, okay, ibig sabihin, maganda ang pagkakadesign ng Panginoon sa bagay po na yun. And all ages need to know this particular topic. You may be single, you may be married, and especially yung ating mga young people. But even the old ones should hear this. Sabi ko kanina, this may look or ang treatment natin is parang awkward that our God thinks about sex. But look at this. From the beginning, walang malis, walang sin, walang awkwardness doon sa paningin ng Panginoon. At hindi na bago yun. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang tingin ng Panginoon. Kailan lang na-introduce yung awkwardness, yung malis, at yung sin is noong dumating din yung sin doon kay Adam at kay Eve. God thought about it, He created it, and He has a way for it to work. God said doon sa creation, it was very good. It is a beautiful thing, it is a holy thing. So it shouldn't therefore be awkward for Christians to talk about it. Part ng ating maturity is to yung natanggalin yung mga bias natin when we discuss about these things. Sad to say,
Dapat pa bang ipagkatiwala natin doon sa mga eskwelahan na pag-aaralan ito ng ating mga anak? O dapat na dito sa simbahan nila marinig ang patungkol sa mga bagay na ito? Me personally am convicted na yung mga tagapakinig natin o yung mga kabataan natin dito, our single members and even husband and wife should hear these things, not from the outside world, but through the church, inside the church, wherein bubuklatin ang kanyang salita at titignan natin without bias kung anong sinasabi ng Panginoon. So we will talk about the way God wants us to talk about it. Yun dapat ang response ng mga humble na mga at may humility na mga mananampalataya kapag pinag-usapan ng mga bagay nito. So first, ano ang makikita po natin sa ating pag-aaralan? God is not against sex. He is pro-sex. Okay? Gusto kong tanggalin nyo muna yung tatlong letter na to na S-E-X with malice. Just treat the word as a common word that God created. God is pro-sex. Genesis chapter 1 verse 28, yung first part ng ating binasa. And God blessed them and God said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it. The two most important truths we learn from God's word is that God created us and He loves us. Gusto ng Panginoon ng maganda, perfect na relationship with His creation. Sasambahin siya ng kanyang creation. Ang sabi ng Panginoon sa Book of Colossians, created by Him, the Lord Jesus Christ, created through Him, and created for Him. Ang pagkaka-create po sa atin is not for secondary lamang yung ating mga pleasure o yung ating mga blessing na natatanggap both here and in eternity, but first and foremost, it is for the pleasure of God who created us. So when God created Adam and Eve, He commanded them to have sex because they cannot produce. They cannot multiply if kung wala silang intercourse. And they are naked at that time. Kailan pumasok yung thought that they are naked? When sin entered into the picture. Sa kanilang kahubaran, ay mapupulfill nila itong commandment ng Panginoon na ito, be fruitful and be multiply, and they can only do that when they have sexual intercourse. When they have sexual relationship, they will perform it as husband and wife so that they can multiply at masunod yung utos ng Panginoon na sila ay magparami. Hindi pwedeng magtitigan lamang sila at dadami ang tao. So it is the design of God. Therefore, it is good. It is beautiful. It is with His blessing. It is honorable unto God. God designed us to be sexual creatures. He expects sex to be a delightful experience as well. Look at Proverbs 5:18-19. Let thy fountain be blessed and rejoice with the wife of thy youth. Let her be as the loving hind and pleasant roe. Let her breast satisfy thee at all times and be thou ravished always with her love. Husband and wives are told to enjoy each other's bodies. In 1 Corinthians chapter 7, verses 1-6, now concerning the things whereof ye wrote unto me, it is good for a man not to touch a woman. Nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife, and let every woman have her own husband. Let the husband render unto the wife due benevolence, and likewise also the wife unto the husband. The wife hath not power over her body, but the husband, and likewise also the husband hath not power of his own body, but the wife. Defraud ye not one the other, except it be with consent for a time, that ye may give yourselves to fasting and prayer, and come together again, that Satan tempt you not for your incontinency, but I speak this by permission and not of commandment. Nandoon ang pagkakaunawaan ng mag-asawa sa bagay na ito, that they ought to fulfill it as it is commanded by our God. But Satan has come and stolen what God created, and therefore sex is seen as something dirty, filthy, shameful, and you're not supposed to talk about it. Kung wala pa yung sin na hindi nag-enter, hindi nagbago ang commandment ng Panginoon,
wala yung awkwardness, wala yung malis na ating nakikita na nararanasan ng sangkatauhan right now. It is because sin entered into the picture. Tanggalin mo yon na andoon yung good, perfect, holy motivation of God when He created sex. It may be tough to swallow right now or awkward pa rin sa ating mga panginig, but we are just quoting from what the Bible says. Lahat ng bagay na nagkakaroon sa atin ng malis and awkwardness is because of what? The influence of sin. That's why we dealt with sin and we look plainly with what God says, because there's the blessing na andoon yung ating peace and joy, understanding, when we will just yield to what God is saying about any complicated man o particular issue na ating kinakaharap sa buhay, kahit na hindi itong topic na ito lamang. Ang ating response is to look plainly at what God says, and we will take Him at His word. Without that, lumaalis tayo doon sa umbrella ng blessing at protection ng Panginoon. Ganon din ang response natin dito. Kaya sabi ko kanina, ang aking paalala, remove the bias in your heart. It's not wise, walang blessing na maidudulot yung sa ating mga buhay kung tainted ng bias at ng malis ang ating mga puso. Treat the Word of God as it is. Take God at His word. Adam and Eve, there was no awkwardness. They are not ashamed with their nakedness. When did they see their nakedness? When sin entered into the picture. Therefore, after sin, sex became a topic of malice. Kaya ang tanong ng Panginoon sa kanila, nasaan ka, Adam and Eve? I am afraid because I am naked. Kaya ang sabi ng Panginoon, sino nagsabi sa iyo na naked ka? Na naked kayo? Noong pumasok ang kasalanan, suddenly they are ashamed of their nakedness. And so lahat na ng mga naging utos ng Panginoon, nagkaroon na palagi ng taint, tainted na with malice, tainted na with wrong interpretation, tainted na ng evil and wicked desire of the flesh, at kasama doon ang pinag-uusapan natin na ito. Sex became a topic of malice. Why? Because people are doing it outside the relationship that God so designed to have it. Dahil ginagawa ng mundo ngayon ang bagay na ito outside doon sa permissible design ng Panginoon. And that will bring us to our second point. There's no doubt that it is God who created this thing. He is pro-sex. Adam and Eve cannot be fruitful and multiply if they will not perform such. But saan ang boundary? God's design for sex is for a marriage relationship. That's the absolute boundary. Lumabas ka doon, inilalabas mo ang sarili mo doon sa design ng Panginoon, sa permissible boundary ng Panginoon. And when we do that, then it's chaos. Doon pumapasok ang magugulong relationship. Doon pumapasok ang problema sa mga relationship. Doon pumapasok ang mga maraming even crime. Because people decides to do it outside of that boundary. Look at Genesis 2:24-25. Therefore shall a man leave his father and his mother and shall cleave unto his wife. And there shall be one flesh, and they were both naked, the man and his wife, and they were not ashamed. They were not ashamed. But in verse 24, a man leave his father and his mother and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Diyan ay tutumbukin natin ngayon sinasabi ko kaninang spiritual union. Because of this relationship, this sexual relationship, they shall be one flesh. Nagkakaroon ng isang spiritual union, not only in terms of physical. Mas tignan po natin dito na ang epekto nito doon sa mag-asawa is more on a spiritual union. God's design, first and foremost, is one man, one woman, committed
in a lifelong marriage relationship. Now, what would happen if our world, in our world right now, magmula pa noon hanggang ngayon, anong mangyayari sa mundo if our world, if in our world, if everyone began following God's design, yung sinasabi nating one man, one woman, committed in a lifelong marriage relationship. Look at this, very few. Pero alam ko makaka-relate po kayo. No more prostitution, amen? Ang isang lalaki at isang babae, nagagampanan ito. Ang iyong mga babae, hindi rin mamamotivate na ibenta yung kanilang mga katawan for prostitution, amen? At wala rin bibili. Wala rin kukuha ng mga services ng mga babae. Right now, in many Western countries, this is now a legal profession. Hindi na nila ito tinatawag na nakakahiyang profession, but it's a legal profession now. May license ka kung ikaw ay isang prostitute. Hindi ka pwedeng magbigay ng services to any opposite sex mo kung wala ka ring license, kung wala kang permit. No more prostitution, no slave, no sex slave trafficking. Ano pa? No adultery. Why? Because satisfied yung husband sa wife, wife doon sa husband. Hindi titingin doon sa ibang opposite sex. In doing that, alam niya na ito ay para lamang doon sa mag-asawa. No rape, no abuse, no even teen pregnancy. Because yung mga kabataan, both kabataang babae at kabataang lalaki, ay nakikita itong it's a holy thing. Pinepreserve ang kanilang mga body doon sa time na kung sila ay mag-asawa na. Therefore, walang kabataan na kung saan ay susubukin at ipapasok ang sarili dito sa early sexual relationship. Sad to say right now, parang para ka makabilang doon sa society o makabilang sa mga grupo, ikaw ay pagtatawanan kung ikaw pa ay virgin pa rin hanggang ngayon, both male and female. Kung ikaw ay nasa pumalo ka na ng 16, 17, gusto mo makabilang doon sa mga kababaihang friends mo o yung mga kalalakihan, tatanungin ka kung virgin ka pa. Kapag sinabi mong virgin ka pa, pagtatawanan ka. That's what the world portrays and doing right now. So kung doon sa simpleng commandment ng Panginoon, nagagampanan ito ng mag-asawa inside the marriage relationship, wala ang prostitution, wala ang sex slave trafficking, wala ang adultery, walang rape, walang abuse, walang teen pregnancy, walang pornography. And therefore, walang guilt, walang shame. Shame comes lalo pa doon sa mga nahuli, doon sa mga nabisto na ginagawa ang mga bagay na ito. Nakikita niyo yung mga impact halimbawa doon sa mga prominent personality, yung mga politician, yung iba doon ay talagang parang tinatrap. Even evangelists, even mga men of God, tinutukso sa mga bagay na ito. And then nag-false sila, nakuha na ng picture, ipinost, nagkaroon ng controversy. Anong kasunod noon? Guilt and shame. The same impact sa buhay ni David when he committed. Gaano na lamang yung destruction sa buhay ni David and the consequences of it. Isang commandment ng Panginoon, mga kapatid, na kung seseryosohin at tapat na susundin nating mga mananampalataya, maybe hindi natin maidedemand sa unbelieving world, but we as Christians, look at the many negative, sinful effects na kung saan siya ay ma-eliminate. Twofold ang kanyang impact. Wala itong mga binanggit nating mga result. And secondly, we are pleasing God. And when God is pleased, God is blessing His people. Lagi namang ganon ang equation ng ating Panginoon. So with this simple commandment and yielding ng mga mananampalataya, wouldn't it be a better world?
At yung mga nabanggit natin kanina, mostly, dyan din nagsisimula ang mga matitinding hate crimes, murder. Ano ang magiging resulta ng adultery na huli yung lalaki o yung babae? Sa galit noong isang party, napatay niya yung kanyang asawa. Napatay din yung partner. Destruction din sa buhay ng mga anak. And na-destruct din ngayon ang buhay ng mga anak. Lumaki na wala ang tamang pag-ibig at pagkalinga ng mga nanay at tatay. Lumaki lamang dun sa labas. Most of them ay walang mga father figure. Sabi nga natin one time, di ba, yan ang mga common doon sa mga prisons, cells. Sa US lalo na, majority ay napaka-common. Majority ay wala ang father figure. Why? Because of a broken relationship. At bakit? Karamihan sa mga naging dahilan is hindi naging faithful yung lalaki sa kanyang asawang babae or vice versa. Adultery. Yung guilt and shame na maidudulot. Rape. Abuse. Early pregnancy ng mga kabataang babae. Pagkatapos ng mga sin na iyan, comes the many destructive results of that act na nagsimula lamang dun sa isang utos ng Panginoon na hindi natin nasunod. Maganda siya, dinisign ng Panginoon, created by God Himself, but within that boundary of a marriage relationship. And mind you, yung sex inside the marriage relationship is God honoring. Look at Hebrews 13:4. Marriage is honorable in all and the bed undefiled, but whoremongers and adulterers God will judge. See, yung mag-asawa na ginagampanan ng bagay na ito, nakikita ng Panginoon. Wala namang nalilihim sa Panginoon, hindi ba? Pinufulfill yun ang mag-asawa, nakikita ng Panginoon. At ano ang sabi ng salita ng Diyos? He is honored. He is glorified when husband and wives are doing it in the first place. Yun ang utos niya sa Genesis. You multiply. Magparami kayo, gampanan ninyo ang role ng babae at ng lalaki bilang mag-asawa. But sex outside of that boundary, therefore, is straightforward sin against God. Di ba palaging ganun ang equation ng salita ng Diyos at ang turo sa atin ng Panginoon? Binigay niya ang kanyang mga commandment not to harm us, but to bless us. Bias lang talaga tayo. Tainted lang talaga ang ating mga, may malis lang palagi ang ating mga puso. In the first place, the Bible declares that our heart is wicked. There's none righteous, no, not one. Pero sa tuwi-tuwi na kapag tinignan natin ang may pagsunod at pagmamahal sa Diyos, ang pagsunod sa kanyang mga salita, tremendous blessing ang kanyang effect. And vice versa, every time that we choose not to, yun yung mga horrible result ng sin. Kaya hindi tayo magtaka, hindi tayo dapat magulat kung bakit magulo ang ating mundong ginagalawan. Because of man's consistent rejection of God's word. God is pro-sex, but it is should be in a boundary between husband and wife for a marriage relationship. Therefore, premarital sex is wrong. In 1 Corinthians 6:15 to 19, know ye not that your bodies are the members of Christ? Shall I then take the members of Christ and make them the members of an harlot? God forbid. What know ye not that he which is joined to an harlot is one body? For two said he shall be one flesh. But he that is joined unto the Lord is one spirit. Flee fornication. Every sin that a man doeth is without the body. But he that committeth fornication sinneth against his own body. What know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? This act, this thing na kinreate ng Panginoon, sex is not just a physical act. Kung yan ay ginagampanan ng mag-asawa dahil utos ng Panginoon, ano ang sumatotal? It's an spiritual act.
Because nakaling siya doon sa pag-obey mo sa Panginoon. And every time, yung Word of God ay ating sinusunod, tinitreat natin seriously, hindi ba yan ay spiritual act ng ating Diyos na nagbibigay sa atin ng kanyang mga commandment? All our response to God in loving obedience is our spiritual act. And so even this thing sa union ng mag-asawa is a spiritual union. It is born out of love from God that flows between husband and wife. So doing sex before marriage, therefore, is wrong. Because it violates the law of love. Kung ang motivation natin is sundin ng Panginoon bilang mag-asawa, therefore, gampanan mo yan outside, doon sa boundary ng Panginoon, wala ang love. Therefore, it's only what? Lustful flesh. Lust of the flesh. 1 Corinthians 13:4, charity suffereth long, and its kind charity envieth not, charity vaunteth not itself, it's not puffed up. The verse simply means charity or love. Love suffereth long, meaning love waits, love is patient. True love waits. Sa ating mga single na mga kapatid, sa ating pong mga tagapakinig, if you are Christian right now, ikaw ay wala pang asawa, part ng ating tapat na pagsunod sa Panginoon ay tignan yung ating makakapartner in life in the context of patience as well. In the context of praying for God for the partner. Why? Because alam natin na yung papasukin natin is utos ng Panginoon, glorifying sa Kanya. Therefore, it has to be born out of love. But sad to say, the first criteria na ating ginagawa, and we are all guilty in some way or another, nauuna yung ating physical criteria when choosing a lifelong partner. There is no safe sex outside of marriage. Therefore, ang criteria, ang ating tinitingnan when we look for our partner in life na ipupulfill yung utos ng Panginoon, so it is a spiritual thing. Therefore, babalutin natin ng pagpanalangin sa Panginoon. Ang ating ding ipapanalangin is yung mga kapwa din natin mananampalataya ang ating maging kapartner, ang ating mapangasawa. Tatanungin niyo siguro ako, well, ako'y napangasawa ni Ate Jo na hindi pa ako mananampalataya. Because of that, we experience the consequences of it. Lalo pa si Ate Jo. Nangyari man yung mga bagay na yun, ang ibig lang natin sabihin is, it's not permitted by God. The blessing is, when we wait for God's perfect time, we pray for our partner. Because when you fulfill yung God's commandment between husband and wife, it is not just a physical act because it is more of a spiritual act as we are in line in obedience to what God is commanding for us to fulfill. Maybe yung mga kabataan ngayon sasabihin nila, well, hindi naman kami naging pregnant because gumagamit kami ng condom. Kung naging aksidente naman na ng anak, pumunta kami doon sa state na, nabuntis, pumunta kami doon sa state na kung saan allowed yung abortion, then magpapa-abort kami. Hindi man naging consequences ng early pregnancy, but the point being is lahat nakikita ng Panginoon. So lahat ng act natin outside doon sa boundary ng sex, ng marriage is sin against God. And we ought to take that seriously because we cannot hide from our God's eyes. He sees everything. So when God gave His commandments, it is for our protection. Look at Deuteronomy chapter 10, verse 12 to 13. And now, Israel, what doth the Lord thy God require of thee? But to fear the Lord thy God, to walk in all His ways, and to love Him, and to serve the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul, to keep the commandments of the Lord and His statutes, which I commanded thee this day, for thy what? Harm? For thy good. Ang wisdom po sa isang mananampalataya is tignan palagi ang salita ng Panginoon na ito ay mabuti para sa atin. It is here to bless us, to protect us.
Why did God give His commandment to us? For our own good and protection. When you follow God's design, you are under His umbrella of protection. And vice versa, when we operate outside His commandment, you put yourself outside the umbrella of His protection. Proverbs 6, 27 to 29. Can a man take fire in his bosom and his clothes not be burned? Can one go upon hot coals and his feet not be burned? So he that goeth into his neighbor's wife, whosoever toucheth her, shall not be innocent. There has to be a recognition about the consequences of sin as well. The problem with the world right now, and even many Christians tayo, kasama, is we just want to commit every act na alam natin against God, pero ayaw natin ng consequences of it. Libre tayong i-fulfill, i-commit yung mga sinful acts of the flesh, pero ayaw natin na free ang Panginoon na iparanas yung consequences of that act. Let me repeat that. Tayong mga tao, gusto natin ang freedom to do whatever we want to do. Ano man ang dinidictate ng ating flesh, igawin natin. Pero ayaw natin na yung Diyos naman i-exercise din niya yung freedom niya to execute judgment, to execute the consequences of the sin, to execute discipline for the Christians. Kung gusto mo ngayon, kapatid, o sino man na mag-act outside of the commandment of God, you should also be willful, aware that God is also free to execute His judgment, His discipline, as the consequences for the sins committed. We have the 3 points right now, and this will lead us to our last point. So therefore, why did God create sex? Unang-una, malinaw doon sa ating binasa, it is to produce life. Life is precious to God. Therefore, yung kaparaanan para madala ang isang bagong buhay sa lupa, sa mundo through pregnancy, at yung kaparaanan before, and that is the union of husband and wife, therefore, it is holy. It is precious as well in the sight of God. God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it. God commands us to have babies, populate the earth. This is one of the purposes of sex. To provide pleasure for husband and wife. Yung Proverbs 5 verses 18 to 19 na binasa na natin kanina. But there has to be that awareness, and we have to be careful na may nag-iisa lamang siyang boundary, and that boundary is inside the marriage relationship. Lagyan natin ng maraming justification yung bagay na yan, but I would rather encourage everyone to just stick to that very literal commandment or boundary ng Panginoon. Wala nang iba. It has to be in the boundary of the husband and wife. Marriage relationship. Doon lamang ang bagay nito ay makapagbibigay ng glory and honor sa Panginoon. At sabi ko kanina, there is that spiritual union. It promotes unity. Ephesians 5:31, for this cause shall a man leave his father and mother and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. There is oneness, there is intimacy that takes place when husband and wife fulfill this. Ephesians 5:25 to 27, husbands, love your wives even as Christ also loved the church and gave himself for it, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that he might present it to himself as glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Inahalimbawa ng Panginoon yung simbahan doon sa relationship ng husband and wife. Yung wife is comparable to the church itself, and the husband, the Lord Jesus Christ. Kaya nga, di ba, ang utos sa ating simbahan, especially in the book of Ephesians, is to be united in one spirit.
na tayo lumalakad ng isang direksyon as a church. Hindi iba-iba ang ating tinatahak. So yun ang obligation ng kaisang mananampalataya saan ka man ngayong kapatid. Nawa, this day ay iyong i-declare that you will be part of that church, part of that body, at kung saan ang direksyon ng iyong simbahan na pinatutunguhan, ikaw ay kaisa. Hindi kayong umaabante ang lahat, ikaw ay umaatras. Yung iba ay lahat ay diretso, ikaw ay paliko sa kaliwa o paliko sa kanan. And so it is not only a physical act doon sa husband and wife, it is more of a spiritual unity as well. As the Lord Jesus Christ our husband, and we are His bride, the church. And it's also a protection for married couples. Why? A healthy sex life ng mag-asawa rin will preserve them, defend them. As husband and wife, hindi na titingin yung lalaki sa iba, hindi titingin yung babae sa iba. Because of a healthy relationship. So, let me end with just a simple word for our singles, ating mga young people as well. I-apply ninyo ang wisdom sa mga bagay na ito. You may be tempted, you may be pressured by the dictates of the flesh and the dictate of the society na inyong kinabibilangan. Ma-expose kayo doon sa inyong mga grupo, kaibigan, barkada, sa school. Hindi namin kayo kino-confine sa isa lamang kwarto at doon na lamang kayo mag-stay. You will be exposed to the sin of the world. But have wise decision. Huwag nating paging komplikado ang utos ng Panginoon. Hintayin natin. Nagampanan ang bagay na ito. Kapag kayo ay mayroon ng asawa. Asawa, kasal, na ayon doon sa pagpapala at blessing ng Panginoon. Whilst waiting for that, pray for your partner. I-desire ng puso mo na yung pinagpe-pray na partner ay isa ring mananampalataya. Why? Because paano kayo magkakaroon ng spiritual union if you have two different ways, two different direction when it comes to your faith. Pagtatawanan ka man ng iyong mga kaibigan o ng society, ng grupo, especially now, you will be exposed to that, to our young people. But be excited to what God has in store for you. God wants to bless you, and you will see a lot of blessed, happy couples, husband and wives, who chose to rather fulfill this thing inside the provision and the blessing of God. There is this statistical data, it is factual, maybe hindi ganito ka-accurate yung mga numbers if you will search it by yourselves. But there are statistical data that I would like to share to you. Students, young people who started dating at age 12, 91% are sexually active before marriage. Those who start dating at age 14, 56% are sexually active before marriage. Those who wait to age 16, 20% get involved sexually before marriage. 18 to 21, less than 10%. Wala dito yung impact ng salita ng Diyos. It is just yung parang default maturity ng mga tao when it comes to age. Kasi kasama sa atin, mananampalataya ka man ito, hindi. Okay? Na andun, built tayo na habang tayo tumatanda by age and because of the experience that we have in life, nakadikit na nakasama doon sa pagtanda natin, nadadagdagan din yung ating mga huwisyo o wisdom sa pagdesisyon ng tama. Okay? So, tanggalin mo muna yung salita ng Diyos. Ina-advise na ng statistical data na ito na huwag kang magmadali when it comes to having a boyfriend or a girlfriend.
simply says, it's unwise, kahit na hindi ka mananampalataya. But the blessing is here, mananampalataya ka, kapatid. You have the Word of God. And when you chose to be in line, in obedience to what God had commanded, pray for it. Hintayin mo ang right time na ibibigay ng Panginoon. Ipanalangin mo ang iyong mga kapartner. Tanggalin ang bias sa iyong puso na kung saan ang kriteriya ng iyong pagpili is because of the physical stature. Ano ang naghihintay sa iyo, our young people? The manifold blessings of God that you will enjoy all throughout your married life. Hindi ibig sabihin no, na hindi na kayo magtatalo o magkakaroon ng hidwaan o away mag-asawa. But the promises of God cannot change to the husband and wife who are giving honor, pleasing unto God. Tanggalin mo yung element ng ating pagsunod sa Panginoon, tanggal din ang kanyang protection at ang kanyang pagpapala sa pamilya. Damay pa ang iyong mga anak. Huwag na lamang itong mga statistics ang tingnan natin, mga kapatid, but look at the surrounding right now. Sabi natin kanina, binanggit natin, adultery, fornication, rape, sex trafficking, prostitution. Ang most common right now is adultery. It is a sad truth. But it happens right now. Hindi lamang doon sa mga kapwa natin, mga Pilipino, but have you noticed the napaka-high ngayon ng percent ng mga naghihiwalay na mag-asawa? It is unfortunate and it's sad. Every time na mayroon din tayong nakakakwentuhan o nakakausap ako, I will not mention names, but it saddened also my heart. Iisa yung dahilan. Mostly, minsan yung mga nanay ang nagtatrabaho dito sa ibang bansa. Ano ang dahilan? Hindi naging faithful yung lalaki. And so, hindi na nagsupport sa asawa, hindi nagsusupport sa mga anak. Secondary na lang yung ayaw pag-support sa pamilya, na ayaw magtrabaho ng mga lalaki. But the common is, sabi nila, nangapit bahay. Sumakabilang bahay, hindi yung sumakabilang buhay, sumakabilang bahay. And so, in this church right now, we are not preaching perfection. We are not. But if it will be, kung every year, every February, month of February, mapipreach to pa ulit-ulit, we will do so by the grace of God. And we will pray for couples. We will pray for married people. We will pray for our young people na magkaroon sila, exercise nila ang wisdom, hilingin, i-desire sa puso na pagtiwalaan ng Panginoon even sa area nito, dahil ang nakasalalay dito is yung kanilang kinabukasan sa kanilang married life. At huwag mong paglaruan yon, mga kabataan, right now, na kung saan is because of the attraction of the flesh ay wala ang iyong total commitment. Kung sino man ang iyong napupusuan ay pagpe-pray mo sa Panginoon, ang nakapaloob dapat doon is yung seriousness that you will be committed to that partner na siya ang iyong papakasalan. Not just to fulfill the pressure or the dictate of the society na kung ikaw ay mayroon ng edad na ganyan ay magkaroon ka na dapat ng girlfriend, magkaroon ka na dapat ng boyfriend, otherwise hindi ka welcome doon sa grupo. Hindi ka welcome sa group. May you have the wisdom right now. As every church should be praying for our young people, that God intervenes in their heart. At tayo mga magulang, ay tayo ay committed also to pray for them, not only to preach and to tell these truths about the Word of God, but to pray for them that they may apply wisdom, right choice pagdating sa bagay na ito. May paghintay, ang sabi ng verse sa 1 Corinthians, charity or love suffereth long. True love waits. And the strong conviction that you will preserve your body until the time na ikaw ay ikakasal.
Wouldn't it be an honorable thing when a woman ay sasabihin niya doon sa kanyang mapapangasawang lalaki that she preserved her body until that time na sila ikakasal? And vice versa, even yung lalaki ay babanggitin sa kanyang mapapangasawang babae, I have preserved my body until this time. Beginning pa lang, day one pa lang ng buhay mag-asawa ay honoring na sa Panginoon. Then the promises of God for a married life stretched out. Ngunit kung sa simula ay nasimulan na ng hindi pagsunod sa Panginoon, huwag nating asahan na ang consequences of that act, itatama kasi yun ng Panginoon. Aayusin yun ng Panginoon, and the process is painful for us to be corrected at maging maayos sa harapan ng Panginoon. But right now, be aware, you have the choice. Your parents are so loving, supporting you, praying for you. Your church is teaching you the biblical truth. And the blessing na susunod dito sa pagsunod natin sa Panginoon. So choose a wise decision when it comes to this very critical but not complicated teaching and commandment of God. Make no mistake, it is God who created it. It is honorable for husbands and wives. It is designed for marriage relationship. Premarital sex is wrong. As it is an act motivated by God's love. It is a commandment from Him. The fulfillment of this thing is honorable unto God kung ginagawa ng mag-asawa. And we have seen the reason why God created this thing. To multiply, to have that spiritual union, to preserve the relationship of husband and wife. Simply, to be obedient to our God. It is important to talk about love, sex, and relationship in our attempt to know God's design for it. Kung ikaw, mga kapatid, sa amin pong nakatagapakinig, narinig mo ang mga ganitong mensahe sa inyong simbahan, magpasalamat ka sa Panginoon. We know that it is not an easy thing to preach. Many will be offended, many will resist. But at the end of the day, when we choose to yield to what God is saying, there is that confidence at naandoon yung ating inaasahan na pagpapala ng Panginoon sa ating mga buhay. Bakit pa natin pipiliin yung opposite? When we see firsthand, when we experience firsthand the loving hand, the blessings of God, when we choose to be in obedience to what He is commanding. Let us all pray. Let's all stand up and let's go to the Lord in prayer. Our most gracious Heavenly Father, we thank you, O God. It's such a controversial thing to talk about, but we are not here, O God, to pick topics that will satisfy our ears, that will tickle our ears, and that will fulfill the lust of our flesh. In fact, we are here to see God's word, even if it will rip our very spirit. It will hurt us. And that is our prayer today, O God. Not only to each and every members of this church, but even to our listeners today. If you are still an unbeliever, you don't have Christ in your life, you may see this topic right now as just a casual thing to talk about. Maaring sabihin mo, well, I will perform sex to whoever I want to. Hindi mo mauunawaan ang kahalagahan at ang spiritual meaning ng ating pinag-usapan ngayon because you have no Christ in your heart. If you are convicted right now to our listeners, you know that you have wronged God. If you are in its constant sinful act,
when it comes to performing sex, isn't it that it's a good day right now that God is speaking to you? Ask for forgiveness and turn to Jesus Christ. Believe and receive Him to be your Lord and Savior. And on this day, the Holy Spirit will dwell in you. The Holy Spirit will continuously be convicting and will convict you. And in the process that we are, you are committing those lustful acts against God, the Holy Spirit is grieved. Then and only then that you can turn back, you can repent, asking for forgiveness to God. At ang iyong buhay ay maitatama sa pamamagitan ng iyong pagsunod din sa salita ng Diyos. But you have to have that first and foremost, that critical decision today. Believe that you have wronged God. The penalty of sin is hell, and you cannot do anything to bargain that place in heaven until you have turned to Jesus Christ and receive Him as the one and only Lord and Savior who died for you on the cross 2,000 years ago to pay the sins that you cannot pay by your own. Siya ang sakripisyo na nire-require ng Diyos na tatanggapin because the sacrifice is perfect. His blood is perfect. At yung blood na yon na nag-ugas, nag-cleanse ng ating mga kasalanan, turn to Him by faith. And the Bible says, the Word of God revealed to us, if you do that genuinely in your heart, you can receive His free gift of salvation today. And this day onward, pray that you will find that right church wherein you will be fed. At yung Espiritu may papakain ng salita ng Diyos na kailangan natin upang lumakas ang ating Espiritu at maunawaan natin ang mga utos at pamantayan ng Diyos katulad ng ating pinag-usapan ngayon. Then and only then that you can understand the very Word of God. And to my fellow Christians, if you are offended today, if you are hurt today with what you have heard, praise be to God. In the first place, that's the very purpose of the Word of God. It is a two-edged sword, piercing unto the dividing asunder of soul and spirit, bones and marrow. It is the discerner of the intents of our hearts. I-expose ng salita ng Diyos ang tunay na ating katatayuan. You're convicted today as Christians? Respond properly. Let's all ask God for forgiveness and be right with Him. Be right with Him. To our young people, your parents, especially Christian parents, mga Christian young people na nakikinig po ngayon, you are blessed if you have a church who is preaching today this kind of message to you. Ang nakapaloob sa inyong narinig ngayon ay pag-ibig ng inyong pastor, pag-ibig ng preacher para sa inyo, at higit sa lahat, pag-ibig ng Diyos para sa inyo. You are blessed to have parents who are also praying for you even para dito sa mga buhay na inyong papasukan balang araw, ang inyong buhay mag-asawa. But you need to have a wise choice and wise decision. Do not lean in your own understanding. Do not lean doon sa dictate ng inyong puso lamang o doon sa criteria ng physical attractiveness. Start praying today. Start praying today. Yield to the guidance and the dictate of the Holy Spirit sa inyo sa pamamagitan ng inyong pagbabasa ng salita ng Diyos. Ulit-ulitin mo ang mensahe na ito. Balik-balikan mo, pagtiwalaan ng Panginoon. You are praying for a partner right now. Continue to pray. Continue to trust God. Design ng Panginoon na magkaroon ng relationship ang man and woman in bond, in unity, in spiritual union. Therefore, kalooban ng Panginoon, He will. Ibibigay niya sa iyo yung nararapat na iyong magiging partner sa buhay. Dahil iyon ang magpupulfill ng kalooban niya sa buhay mo at sa buhay ng iyong mapapangasawa. Whilst doing that, continuously serve Him, be faithful unto Him. Our God is gracious. He will fulfill the desires of our heart. Father in heaven, we thank you once again for this day. We thank you for the message that we have heard. Kami po, Panginoon, humihingi ng tawad sa aming mga kasalanan at higit sa lahat humihingi ng awa mo. Nang grasya mo, Panginoon, sa lahat po ng mga mag-asawa, sa aming mga singles, sa aming mga kabataan, Panginoon.
Your word has been preached. It is there in the Bible. It is written for our protection, for our blessing, for our guidance, for our good. It is there not to harm us. May we continuously yield to the Holy Spirit and the guidance of it, of Him, and we will continuously yield to the Word of God and take it at its face value. Doon lamang, Panginoon, ang pagpapala sa aming pong mga buhay. Naway, nangusap ka sa puso ng mga mananampalataya sa araw na ito, at ikaw din ay nagligtas ng mga kaluluwa sa araw po na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Marami pong salamat sa inyo pang pakikinig. At muli, sabay-bayan niyo po yung ating mga recorded sermons sa ating pong website. And next week ay last po dun sa ating Book of Proverbs. And then meron po akong isang message lamang na prepare, isiningit before the cross series at saka po yung ating resurrection series. Okay? So para po dun sa mga member ng Dunes Baptist Church, ay balik po kayo po doon sa Discord for the announcement. At yung mga kapatid po dito sa hall ay meron po tayong special na ano na gagawin pagkatapos po ng panambahan. So muli, kayo po ay pagpalain ng Panginoon at magkita-kita po muna tayo next Friday. God bless you all. Eh?